Mga kagri. Isang magandang araw na naman sa atin kasi po, natatawa po kasi, natutuwa lang na rin ako minsan sa mga tanong. Kasi mayroon pong ayaw maniwala talaga na kaya pala talaga ng isang hektaryang lakatan yung 1 million na income. Bakit po? Ipapaliwanag na naman natin po ulit-ulit yan kasi mayroon ayaw talaga maniwala. Sige po. Good morning ulit mga ka-agri, dito po tayo sa plantation area ni Sir Agri and Adventures. Napiliwanag na po natin dati na yung isang hektarya pong lakatan ay pwede pong mapagtaniman niya ng 2,500 kapuno sa distance po na 2x2 meters. Yun po, 2x2 meters. Pero gusto ko ipapakita sa inyo, ito pong ditong taniman ni Sir Agri and Adventures po hindi ito, ito 2x2. Mula po sa puno na ito hanggang po dito ay sobrang mga 1.2 meters na nga lang ito eh. 1.2 meters. Yan po, yung kung may tripod sana ako, hindi pa nga na full swing, hindi pa ako. Abot na yung puno na yan. Wala pong 2 meters. Ito siguro mula dito hanggang dito, nasa mga 1.4 meters. Pero gusto ko ipapakita sa inyo. Pag ganito ka sikip yung tanim po natin sa isang hektarya, malapit po 3,000 yung pwedeng matanim sa isang hektarya mo. Pero gusto ko ipapakita sa inyo yung bunga yan po. May bunga yan. Yan po ay 7 hands, 8 hands. Papakita ko sa kabila. O, yung gayabo ng mga kagri. Yan po. Ito, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hands. 8 hands po mga kagri eh. Yung distansya ng puno po nito, papunta dyan, mga 1.3 na nga lang rin eh, meters. Pero magkakabunga ng ganyan kalaki mga kaagri kasi depending po yan sa management. Kaya po ako eh natatawa bakit ayaw maniwala ng iba. Karamihan po yan dito nag-uumpisa ng magbunga. Yan po, ang lalaki ng puso. Pero yung distancing sa puno, hindi, napakalapit po. 1.5 nga, 1.3 per bit yung ito. Malapit lang ito oh. Sa mga 1.2 na nga ito eh. Syadong sikip nga, pero may bunga na yan. Oh, explain natin sa inyo kasi po iba po natin kasi dito sa amin mga ka-agri, mga kalakatan. Sa pricing pa lang, napakalayo na po ng agwat ninyo dyan sa amin. Pag kayo po ay nasa Davao area, Mindanao area po. Pag kayo po ay nagpipresyo lang dyan ng 20-25 pesos per kilo po sa hilaw, iba po yung pricing dito. Kaya po na-explain natin natin sa inyo. Sa pricing pa lang, napakalaking problema na ninyo. Eh, sabi yung comment sa isang video po natin, napaka-imposible daw. Eh ngayon, kayo yung tatanungin ko, pag makatanim po kayo ng 2,500 kapuno po sa isang hektarya at nagbubunga na po ng ganyan, at sa kalalaki yung ipapakita natin dun sa kabila mamaya, lalaki ng ganun, mga 15 kilos, isang buwig, or sobra pa nga, si Don Toto ngayon, ayaw maniwala dati. Pero ngayon, siya na mismo nag-harvest ng isang puno niya. Isang puno ng lakatan niya, sobra 1,000 yung ano niya eh. Yung income niya eh, yung net na doon sa isang puno niya. Sa amin po kasi dito, 500 lang. 500 pesos per puno lang po na net income. Ngayon na mag-times ng 500 per puno sa 2,500 na puno na lakatan. Magkano kaya kikitain mga ka-agri? Magkano ba kaya yung maging gross income? Sinabi ko na rin dati, yung malaki na yung gastos namin sa isang puno dito is nasa 120 na lang. Dati noong 2015, 80 pesos lang po yung suma total ko per puno yung gastos ko sa isang plantation ko. Eh, nasa sa inyo na kung ayaw yung maniwala, pero yan po ang sinasabi natin sa true to life story na po yan. Sinasagot lang po natin, yun yung explanation. Sa price pa lang, kung sa inyo dyan 20-25, kami po dito ngayon 40-45. Sa hilaw pa po yun. For marketing, hilaw marketing pa po yun. Pag hinog po dito sa amin, 75 pesos to 80 pesos per kilo yung hinog. Iba ka dyan sa inyo, napakalayo ng price. Kaya talagang syempre, ayaw nyo maniwala. Hindi ka pa nipaniwala pag andyan sa inyo. Pero po mga ka-agri, mga kasaging, mga kalakatan, kapanipaniwala po dito sa amin. Totoo po yon. Na pwede kaming magkaroon ng net income bawat puno pero nito 500 pesos. E kung may 1,000 puno kayo, sa 500 pesos, 1,000 puno nyo po, 500,000 yon.
eh yung isang ikarya mo po 2.5 po sa 2x2 meters, ipas masikip pa doon na aabot ng 3,000 maitatanim mo sa isang ikarya. Eh kasi yung estimation po natin sa 2x2 meters na distancing po nito 2.5 to 2.7, pero 2.5 na lang kasi pwedeng may mortality na 200. Yun po mga kagri. Excuse me ah. Kaya po, ayan po, in-explain ko lang sa inyo yung mga pinapakita natin sa inyo. Ganito po, ayan, 7 hands po yan. Ang dami ng dahon. Pwede siya talaga umabot ng kahit na lang 13 or 15 kilos isang wood. Gaya po nitong malaki. Ito, ibabalutin pa ito. Gaya po nito. 8 hands po ito. Eh kahit mag 2 kilos per hands ka lang nito, eh 16 kilos na. Ayan po. Kaya napakadali pong malaman. Sa ayaw maniwala, nasa sa inyo na yun, pinapakita po natin sa inyo dito yung living testimony na. Buhay na testimony na po. Ayan po, yung mga binabalot po dito. Ayan po. Bunga nyo, 8 hands po yan. Ito yung puno niya. O, ito yung distansya niya sa malapit dito. Napaka, ano lang po eh. Napaka lapit po eh. Oh. Mga 1.2, 1.3 meters lang po yung lapit ng puno. Kaya po, hindi po imposible, imposible. Posibleng posible po yung 1,000,000 na net income sa isang karya ng lakatan. Depende na sa inyo kung paano nyo yan palakihin. Kasi po, sinabi ko na sa inyo noon, pag kulang po kayo ng technology dito, napaka-imposible na rin po. Pag hindi mo alam yung technology, basic technology information sa lakatan po, syempre, kahit sa anong venture na rin ng business, ng agribusiness, hindi mo po alam talaga kung anong basic technology dyan, wala mangyayari. Ayaw mong makinig, ayaw mong matuto, ayaw mong mag-eksperimento, ayaw nyong mag-risk. Mga kagri, walang mangyayari sa buhay ng pag-farming. We need to risk. We need to really to care for it. Magsipag, magtyaga. And of course po, above all, kailangang nakadepende po tayo sa Panginoon. We need to give back to the Lord what will happen next. Kasi po, yung ating taniman kasi isang bagyo lang, tapos na eh. Tapos na yung storya. Tawag doon, maghihintay ka na naman sa next na mga suwi. Pag may bagong suwi na lumabas. Pero pag dinanan ng bagyo, tapos na yung storya. Yun po. Pero pag ang favor ng Panginoon ay sasama sa iyo, it is a true story po. Try nyo pong tawag doon. Try nyo search yung ibang video natin tungkol sa success story ng inyong lingkod po dito mga kaagri, kung paano ba tayo nagtagumpay sa pagtatanim ng lakatan. Ayan ha, sinasagutan po natin ulit. Sa talagang ayaw maniwala, ay okay na lang din. Pag ayaw nyo maniwala, okay na lang sa amin. Hindi naman tayo namimilit, kanya-kanyang ano yan eh. Kanya-kanyang disposition, kanya-kanyang opinion. Pero yung atin po kasi dito mga kaagri, we want to encourage farmers, not to discourage. And hindi po tayo nagsasalita dito at saka nagbibigay ng sobrang impormasyon na wala sa lugar. Nagbibigay po tayo ng impormasyon na sa lugar talaga. Yan, diretso natin dun sa area na ano ha, na malapit ng kukunin ni Sir Agri and Adventures. Kayo na lang tumanaw kung makikita ninyo, kung kayo na lang estimate ng malaman nyo kung ilang kilo kaya. Eh, kasi maraming expert na sa saging ngayon. Diretso natin, o. Oh. Gaya po nito mga kaagri, isang buwig na ito, mga 8 hands po ito. At maging hindi malinaw, 8 hands po ito, mga 2 weeks pa ito makukuha. Ilang kilos kaya pag na-harvest yan? Ako, nako. Sasabihin ko sa inyo, napaka-imposibleng 10 kilos lang yan. Hindi po. Gaya po dito. Papakita ko sa inyo. Dito po, mga 1 week from now pa ito, ma-harvest. 1 week po muna pa. Pero kung makikita po ninyo itsura, huwag nyo sabihin 10 kilos lang yan. Napakalaking bunga ng lakatan po yan. Kaya nga, pinapakita natin sa inyo dito yung buhay na katotohanan. Ito yung travel pa natin ito eh. Kapunta doon sa kabila, nang makikita ninyo yung mga kinuna niya ng tawag ng saplot, nang makita nyo yung itsura ng saging. Eh, maraming ayaw maniwala eh. Kaya po nyan. Yan po, kinukunan niya, mga 2 weeks pa yan ma-harvest. Gaya po nito, 2 weeks pa ito ma-harvest. Ito kung nyo makikita po itsura, ayan. Yan itsura na saging. Hindi mo masasabing 10 kilos lang yan. Ako, wala. Ang labo pag 10 kilos lang.
pag yan, may mga 2 weeks pa bago ma-harvest, no po, napakalaking bunga na po ng saging yan, mga ka-agri. Kaya nga, hindi po tayo nag-discourage, nag-i-encourage po talaga tayo. Pinapakita natin yung buhay na katotohanan. Yan po, mga ka-agri, ho, yan. Sige, sana po ay nakapagbigay po ulit tayo ng encouragement sa inyo. Sa mga ayaw maniwala, salamat. Basta nanonood, sa mga nagtitiwala, maraming salamat na rin. At saka sana ay palaging blessed tayo ng Panginoon. It is depending talaga sa Panginoon. Magsipag lang tayo. Magsipag lang tayo, mga ka-agri, na sa atin na rin yun minsan. Well, pag i-bless tayo, di mas maganda. Sige, maraming salamat. Bye-bye, mga. This is Awas Again, your friend, Agritics Mix TV po. Nagpapatunay lang po. Nagpapatuo lang po. Maraming salamat!